Hello, andito tayo ngayon sa CR ng room 1523. Then ito yung pinto, mula kami galing dito. Ito yung entrance ng room. Then unang makatanggap dito is nakikita natin yung bathtub. Okay, ito yung bathtub ng room. Tapos ayan, pwede niya inatulog katulad ng video kanina. Tapos dito naman makita yung CR or yung shower. Ito yung shower. Ayan. Shower ng... Medyo malakas yung pressure ng tubig dito sa room. Then yung pinakapupunta natin is yung toilet bowl. I-explore natin kung pagbukas ng room or pagbukas ng CR automatic na bubukas yung bowl dahil mayroon siyang sensor. Okay, again, ito yung sa tingin kong sensor na nakapuntol sa kanya. Then, anong meron sa loob ng CR na to? Click mo natin. Ngayon, dito na masarahan. Baka automatic din ito. Pero tinapakan, automatic. Nalabas yung mag-open. Tapos, mayroon tissue. Tapos may parang remote control. And may tissue dito. Ano ba mayroon dito sa... dito? Mapapansin nyo na may mga iba't ibang drawing na nangyay dito sa... parang remote control ng CR. Meron din dito na power, massage, deodorizer, at dryer. Okay, pag pinundit natin yung massage, anong nangyayari sa bowl? Walang nangyayari sa bowl. Then, pag pinundit natin yung deodorizer, wala rin ang nangyayari sa bowl kasi halimbawa, magpindot din tayo ng ito, bidet. Dahil pumipindot tayo, walang nangyayari, automatic yung CR. Nadidetect niya na walang laman yung, na walang nakaupo sa bowl, kaya hindi siya nakafunction. Yan yung ating, ngayon para malaman natin yung other functions ng control, mag-assume tayo or mag-improvise tayo na may kunwari na uupo sa CR. Then, paano natin gagawin yun? O, pwede tayong maghanap ng isang bagay na pwedeng ilagay dyan sa toilet bowl. Isang bagay na pwedeng ilagay dito na siya yung kunwari nakaupo para may mali-detect yung sensor. Ang mali-detect ng sensor ay biglang lumabas na tubig. Baka yan yung kanilang deodorizer na nabuksan natin. Then, ngayon, buksan natin ngayon yung deodorizer. Then, yung dryer. Yung deodorizer. Then, ano pa yung pwede natin buksan? Yung sa CR na to. Buksan lang natin. Bubuksan ko yung deodorizer. Binuksan ng deodorizer. Ano nangyayari? Wala pa. Ulit natin deodorizer. Nakabukas na pala. Tapos, buksan natin yung dryer. Buksan ng dryer, may lumabas na sa CR na parang isang bagay na naglalabas ng hangin. Nung binuksan natin ang dryer, yan ang lumabas. Kaya, patayin natin yung dryer. Patayin natin yung dryer dito. Kaya, tanggalin natin ito para wala yung action ng dryer. Then, ibalik natin ito. At kung saan siya nag-lock. Then, dito sa pressure ito, nakikita yung
bidet function. Pag pinundot natin yung bidet, anong nakikita natin? May lumalabas din. Hindi pa tapos yung cycle. Pag pinundot natin yung bidet, parang may lalabas na baril. Itututok niya sa rectum, yung tubig. Nakikita niya na yan ang bidet. Bidet function. Then, pag pinundot naman natin yung cleansing, may lalabas rin na isa. Tapos nakatutok naman siya sa rectum. Yan ang cleansing function na lumalabas sa siya, parang may baril na or tubig na tututok sa nababasa ng yung cleansing. Ito yung wide na araw o yung araw. Then kung dito naman sa cleansing wide na araw, mas mataas yung calcite ng dito. Ito yung natin. Yan. Ay maglumog yung concentrated pag may cleansing. Tapos pwede natin i-stop yung parang bumalik yung dati. Then mapapansin din dito sa control na mayroong close open na open. Pag kumunat ko yung open, palalapitin natin yung open. Ito, pag kumunat ko yung open, biglang bumukas yung, or biglang tumaas yung inuupuan. Then, ipipin natin ito naman yung close. Ayan siya, nagbigla siyang pababa. Hanggang sa maglapat yung lol. Tapos again, ulitin lang natin, pag dito sa bidet, kailangan may doon tayo nalagay na kudwaring nakaupo para mag-function. Ito yung dito yung spray strength, tapos yung nasal position. Again, yung bidet, ulitin lang natin, yung bidet is para sa panghugas. Pindutin natin yung bidet. Teka lang. Pindutin natin yung bidet. Ito. Nalabas ito yung... Nalabas. Saan ka natin pindut yung bidet. Ayan, lumabas na yung bidet. So, ayan. Pag bidet ulit, yun yung itsura ng bidet. Yun yung itsura. Hugasan niya ng automatic. Pag nawawala yung sensor, kung pag hindi siya nasa sense na parang nagbundiwalag buwa baba or natusas siya na baba, kailangan may sense ka na yung nakaupo. Closing. Yan. Yan ang malabas. Yan ang function ng CR. Tapos pag ilinaos natin, makatanda niya yung position na naka-open. Then pag ilinaos natin at balikan natin later, tingnan rin natin yung shower. Tingnan natin kung gaano katagal na babalik yung CR. Galing sa bathtub. Tapos dito sa labas ng dilim pa, tingnan natin kung nakabalik na yung sa CR. Hindi pa rin siya mabalik. So, pwede naman natin i-close, pero pag mas matagal lang hindi siya nagamit, ayun, bumalik na siya. Ibig sabihin may oras na babalik siya mula sa nang hindi siyang iniwan. Tapos
Ayan, automatic na. Na-sense na papasok ako kaya. Kaya nakita niya na. Then pag again, pwede ko siyang i-control nung i-close ko to. Or in-open ko yung isa. Tapos nag-press ako ng nag-press ako dito ng open. Kaya na-open yung lahat ng nasa upuan. Then pag close ko, ayan, automatic na mag-close. Then pakita ko lang ulit yung mga control. Ito ulit yung power, mayroong massage, deodorizer, dryer. Tapos ito yung open close ng bowl. Dito yung flush in full. Then flush or partial. Then kanina yung bidet na para may lumalabas na dulo ng baril. Then the cleansing. Then mas mataas yung level ng water. Then you can stop the operation. Tapos yung brand nito, ito yata yung brand, Inax. Then yung sensor naman, pakita ko lang yung sensor. Ito yung sensor. Power, power sink. This is plasma cluster. Ito yung sensor na ginamit sa CR. Yan lang yung gusto ko lang ipakita yung CR dito na medyo iba sa karanibang CR. Then, ayun, close natin. Ayan na, dyan nagtatapos yung pagtingin natin dito sa CR.